What's up mga kapason? Morning sa inyo lahat. Bibigay lang ako ng tips para sa mga hanggang ngayon nagkakaproblema, nagkaka-encounter ng hard starting ng motor nila lalo sa umaga. Okay? Tips lang to para please magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga dapat yung gagawin. Okay? So, sa mga nagkakaproblema, hard starting sa umaga, kahit hindi sa umaga, kahit di umaga, kahit anong oras nagiging hard starting ng motor nyo. So, ayan, panoorin nyo to. Yung sasabihin ko, malaking bagay ito para magawa nyo sa mga motor nyo. Okay? So, una, bakit nagiging hard starting yung motor natin? Siyempre, chichikan nyo muna yung ano, yung dalawang klase. No? Yung fuel system, chichikan nyo yun. Chichikan nyo kung okay yung fuel system, okay yung kuryente. Fire. Isa yung fuel tsaka fire. Fuel system yung chicken nyo and then yung kuryente, yung fire. Okay? Pag okay yung dalawa na yun at ganun pa rin, ha? Malakas naman yung kuryente pa sa spark plug, no? At may okay naman yung marami na makain gas, okay naman yung gas nyo, yung fuel system nyo, okay naman, ganun pa rin, hard starting pa rin. So, punta na kayo dito, ito yung chicken nyo. Ito muna ha, huwag muna tayo doon sa pinakaano. Spark plug. Ito, spark plug na to, may checking to. May tamang gap to. May video na rin ako, sinabi ko dito kung ano yung, paano yung gapping, no. Ito, kuha kayo na, kalasin nyo yung spark plug, no, kuha kayo na lagari. Ito, lagaring bakal. Ito yung ginagamit ko panukat eh. Parang pinaka-gap clearance ng spark plug. Kasi pag, wala sa gap, kaya pa siya niya yan. Ayan. Kapag masyadong malapit sa center electrode yung pinakasay ano niya, yung nakaganon, mahihirapan talaga mag-start yung motor nyo. So, itatama niyo yung clearance ng spark plug. Ayan. Tutusukan nyo ganyan. Ayan. Ganyan. Dapat maipapasok nyo yung lagarang bakal sa spark plug. Yung pinakagap niya. Pag hindi nyo maipasok yung lagarin bakal dito sa part na to, yung inaano ko, i-adjust nyo para may pasok. Pag may pasok nyo, okay na yan. Okay? So, okay na yan. Kapit na. So, maliban nila kung may problema yung spark plug nyo, ha? Baka naman may problema yung spark plug nyo. Ang spark plug, lifespan kasi ng spark plug, 7,000 to 8,000 kilometer. Yung lifespan nya. So, depende pa rin yun, no? So, ako sa inyo, bilhin yung spark plug. Yung magandang klase na. So, hindi ako mag-endorse kung anong brand. Basta, bilhin nyo na yung magandang klase. Para hindi kayo mahirap kasi maabala sa daan. Kasi hindi natin alam kung kailan siya mapupunti. So, yung mga, kung bibili kayo ng mumurahin, huwag kayong lalayo. Baka tumiri kayo. O kaya naman, mas maganda, meron kayong reserva. At maaari, no? Lalo na sa mga naglo-long drive. Okay? So, yun. Gagawin nyo is, spark plug gapping. Yeah. Ayusin yung gamit yung lagari. Okay? So, yun. At isa pa kung bakit nag-hard starting. Ito. Nakikita nyo to. Ito, ignition coil. Ignition coil, high tension wire. High tension wire, lalo pag nababasa o katagalan, no, yung kinakalawang to. Kinakalawang yan. Kasi napapasok ng tubig eh. Guwarin it. Ito, pati itong spark plug cap, no? Andito yan eh, example yan, yan. Pag tanggalin nyo yung spark plug cap, tapos chicken nyo, pag puro kalabang na to dito, pwede nyo babaran, kasi yung ginagawa ko pag binababaran ko ng anti-rust, tapos patutuyin ko, so okay na siya pag puro kalabang, ha? Pero kung may budget naman ka, palitan kayo bago, yun lang naman yun. Tapos ito, kung mapapansin niyo parang wala nang kinakalawang na rin at wala nang halos tanso, gugupitin niyo ng bahagya, hahanapin niyo yung area na maraming tanso. Kasi pag wala na kasing tanso yan, isa rin yun sa nagiging cost ng hard starting. So yun, ang gagawin niyo, gugupitin niyo lang to, hahanapin niyo yung makapal na tanso, gupitin niyo lang yung part na yan. Yan, gugupitin pa, tapos balik niyo na ulit. Yun. Okay?
So ayan mga paps, katulad ng sinabi ko, na-check na yung mga nauna ko nasabi. So huli yung che-checkin pag ganun pa rin, na-check na lahat, okay yung spark plug, okay yung kuryente, okay yung ignition, okay yung fuel system, walang problema, okay yung baterya, malakas, hard starting pa rin. Ito na ang huling che-checkin nyo. Bulk clearance na, yung pinaka-timing ng makina. No? Hindi ko na makakalas ito mga passion, panoorin nyo na yung isa kong video. So, isasabihin ko na lang yung bulk clearance na ginawa ko dito. Okay? Standard lang mga passion. Mapapansin nyo, meron akong hawak na filler gauge. Okay? So, ang bulk clearance ng intake, no? Ng intake, no? 0.04 millimeter. No, ulit ko, 0.04 millimeter yung intake ng bulk clearance, no, yung pinaka-intake. Tapos yung exhaust ay 0.05 millimeter. 0.05 millimeter exhaust. So standard yung mga kapasyon. Ayun ang gamit ko dito na bulk clearance. So pag nagba-bulk clearance, kung nagpapa-tune up kayo, make sure lang na gagamitan nyo ng filler gauge, no? Huwag kayong papayag na nagpapatune up kayo ay hindi gagamitan ng filler gauge. Yung iba, makaramihan ng mekaniko na nakikita ko sa mga shop ay kinakamay-kamay lang, tansya-tansyahan, mahirap yung mga fashion, nakasalala yung makina nyo, no? Kasi pag mali rin yung bulk clearance, yung nagiging maiksi yung lifespan ng makina. Okay? Kailangan maitama dapat. Okay? Umamit ng filler gauge. Okay? So, yun lang muna mga kapasyon. At sana kahit papano ay nagkaroon kayo ng idea. Okay? Para magawa nyo sa mga motor nyo. At alam nyo yung mga dapat gagawin sa mga motor nyo kapag hard starting. Yun lang mga kapasyon. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa suporta nyo. Maraming salamat sa panonood nyo. Yun lang mga kapasyon, takbong si Lux, at sana may napulot kayong kaalaman kahit paano. At dagdag idea rin mga kapasyon. Yun lang mga kapasyon, maraming salamat. Peace out. Bye-bye.